kanyang kapangyarihan, pinakita ng ama ng kanyang anak ay mabuti tulad niyang mabuti, pinakita ng ama ng anak niya ay taglay ang kapangyarihan at kabutihan tulad ng ginagawa sa lupa. Kaya't ang sinumang totoo tapat sa kanya bilang anak na mananampalataya, tuwir ang pakikita niya at pasasaksi niya, may nilihim ba sa iyong kapwa mo? Ngunit, di nagtitiwala sa iyong espiritu, ipakikita niya ang katotohanan, luluwal at nunukal, pababatid niya at ipaalam. Kaya nga, napabatid sa mga tao kung anong taglay ng Kristo, na ipakita sa mga tao kung anong tinataglay ng anak na isinugo ng ama, na isalarawan kung anong taglay na kapangyarihan para sa mga anak niya, kaya't ang mga nagtiwala na sumunod, kahit nagtom sa palagay ng Kristo at tatlong araw na silang kasama, di pa rin nagutom, di pa rin kinulang, palatanda at patotoo ang sumusunod sa ama, di kukulangin sa pangangailangan. Sapagkat siya ang daan ng buhay, siya rin ang katugunan sa gutom mo, sa kailangan mo, sa araw-araw na pamumuhay mo. Bagamat tulad ng mga tagasunod, dinanas muna nila ang sila'y mahirapang magtiis magbata ng tatlong araw na sumasama at sumasama sila, hindi sila nagtugot at di sila nawala ng pag-asa. Kahit sila'y gutom na, kahit sila'y nawawala na ng pagkain, hindi sila nagsalita, di sila nagsasabing, sumusunod kami sa iyo, hanggang ngayon wala kami pagkain, at sumusunod kami sa iyo, gugutumin ba kami? Hindi sila nagsalita at wala silang sinabi, kundi ang sinusundan, nakita ang mga taong sumusunod, kulang na ang kanilang pagkain. Wala na silang makakain. Kung pauuwiin ko naman sila, maaring mahilo sila sa daan. Kaya't ang tugon naman ng wala pang tunay na pagkilala, eh saan po tayo kukuha sa liblib na lugar na ito? Kaya't walang liblib sama, walang malayo sama, kapag ginusto niya, may babahagi at may bibigay siya. Kaya, saan ba kayo nagtungo na alam niyong malayo kung kulang ang inyong baon, kung siya ang sinusundan? Kukulangin ba kayo? Kailanman ang ama ang kapunuan, kaya't kung kulang kayo sa kakayahan at siya sinusundan nyo, bibigyan kayo ng kakayahan. Kaya't kung kulang kayo sa lakas, bibigyan kayo ng kalakasan. Kaya't kung kulang kayo sa pagkain, pakakainin niya kayo. Kaya kung kulang kayo sa paniniwala, magkaroon kayong pagtitiwala upang mapakita niya ang hiwaga at himala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Alalaumbaga, sumaa katauhan ninyong lahat ang paghaharing walang kamatayan. Nekkaramaniyahanam. Buhay ang Ama, buhay na buhay siya. Kapag nagtiwala ka, walang gusot na di maayos, walang gulo na di papayapa, walang hindi maiaayos, may bibigay na marapat, kapag sa kanya ka naniwala at nagtiwala, ang lahat ay payapa mong kakamtin at kalutasan ay siya man din. Nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't ang tunay na nagmamahalan, wika nga, sa mag-asawa, sa magkapatid, sa maging magulang at mag-anak, sa mga anak, sa mga magulang, walang makapaghihiwalay maliban ang kamatayan. Subalit, hindi ang hirap, hindi ang gutom, hindi ang kawalan, sapagkat ang ama, ang kabusugan, ang kapunuan, at ang kasaganaan. Sumainyo ang paghaharing walang hanggan. Sapagkat naisalarawan sa pagbasang ito, kung nagtitiwala ang tao, may magagawa sa buhay niya. Ang amang pinagtitiwalaan niya. Kung naniniwala ang tao sa amang tinatawagan niya, may ibibigay sa kanya na di may bibigay ng tao. Kaya naman ang Espiritu Santo
na di kayang ibigay ng mundong ito, may pamamahagi ng Ama para maging matatag, matibay ang pagtitiwala ng bawat isa at matanggap nila ang tuwirang ligaya at ginhawa ng kalooban, ng kaisipan. Pagharian kayong lubos, nek karamenehanam. Kaya kung ang wika ng tao ay mabuti, mabuti at totoo, banal na espiritu, nagdatal, nagluwan. Kung kasinungalingan at panlilinlang, masamang espiritu, mandarayang tuwiran. Kaya mga mahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Nek karamenehanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kapag ikay lumisan ang tahanan mo, at sa patnubay ng Ama pinanindigan mong tagumpay ang kakamtin mo, ipagkakalob niya ang katagumpayan kahit may mga sagabal. Kaya kapag mabuti ang tutup din mo, huwag kang patatalo sa sagabal, sumulong ka at tupdin mo yaan, ibibigay ng Ama tagumpay sa iyo. Buhay bang Ama? May mga istoryang magulo, ngunit hindi ang Ama ang nagpapagulo. Tao ang nagpapagulo, ginugulo, nililito tao, kapwa-tao. Ngunit anumang kagulo at kalituhang binibigay ng tao para sa sariling kapakanan nito, magsasaayos pa rin ay Amang totoo. Kaya't wika niya, sinimulan mo, tatapusin ko. Kapag nagsimula ang demonyo sa inyo at nakilala niyo ang Ama, tatapusin niya ng may kaayusan, ng may kapayapaan. Kaya't ang inyong kaguluhan ay kanyang ipaparam. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Kaya ang mga nakakilala at kumilala sa Ama na sa unang buhay nila ay magulo nang tinanggap niya, ang Amang tinanggap nila na mga tumanggap sa Kanya, sinaayos, naayos, palatanda at patutoo, walang disya aayusin sa mga tao. Pagpalain kayo, kung hinahanap siya, masusumpungan siya. Kung kikilalanin siya, makikilala siya. Kung dadamhin siya, ay madarama siya. Kung tatanggapin siya, pakikita niya ang mga hiwaga at himala niya. Pagpalain kayo, nek karamenehanam. Buhay bang Diyos? Kung minsan, ang mga ginagamit ng Espiritu ng katotohanan, nagpapakatotoo, subalit kung minsan nga, ang tao din nakikipagtotoo. Kaya kung magkamisan, nag-aalinlangan sa mga dinaratal sa kanila sapagkat ayaw nilang magkasala, baka katang isip lamang dahil ayaw umamin ng taong kausap at ayaw umamin ng taong kaharap. Ngunit, pakikita pa rin ng Ama ang katotohanan kung anuman ang kaganap at pangyayari upang lumuwal ang kanyang salita na di nagkakabula, hindi kita kinatang isip at di ko ito binigay para ikay magkasala, kundi patotohanan ko sa aki walang malilihim. Buhay bang Ama? Kaya, nang dahil sa matuwid mong sinusundan at nagsusumakit kang sa kanya'y maglingkod na tuwiran, pakikita niya ang kanyang katapatan, padadama niya ang kanyang pagmamahal. Halina kayo, mga inibig ko't minamahal, nais niyo bang makitang matuwid ang kalooban at kagustuhan ng Ama na mabuti't maganda? Kilalanin niyo siya at sundin siya. Pakikita niya, di siya sinungaling, di nagkakatadamang, kundi matuwid, totoo, tapat ang kanyang iniuulat. Masusumpungan ang lahat ng matuwid na kikilala at malalantad ang katotohanan. Nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, wala ka mang laban sa kapwa mo dahil wala kang katwiran kundi kakampi sa iyo ang kapwa-tao ninyo. Ang mahalaga, may tunay kayong kakampi, may tunay kayong kalasag, may tunay kayong
tagapagtanggol at may tunay na hustisya at hahatol kung sino ang sinungaling at kung sino ang paligoy-ligoy kung magturan, katotohanan ay wala naman. Pagharian kayo, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Kaya't maliwanag niyang tinuran ang mga tinulungan na nagtatanaw at tumatanaw ng utang na loob na may kabutihan at kababaang loob, tapos na ang laban ng pikikibaka nila, may utang pa rin na loob na mamasdan. Ngunit ang tumulong na nagpasakit sa tinulungan, di alam kung kailan sisingilin ang pagpapasaka sakit na iyan. Pagharian kayo, sapagkat kung tumulong ka sa kapwa mo, giniyagis nilito mo, at pinagbahala mo, pinag-alala mo, ikaw din ang may sala, anong tulong na ginawa mo kung nagpasakit sa kapwa-tao ang tinulong mo. Kaya ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya maliwanag na ang pagtulong ng Kristo'y tapat at totoo, pakinabang, kahit na nahirapan, di nagdadaing at di dumaing, kahit na anong nakikita ay di nagturan ng kahit anong makakasakit na damdamin, kundi pinakita at pinalalarawan at sinalarawan ang tunay na pagmamahal at pagkaling at pagkupkop, kaya naman hanggang sa huli, inaalala pa rin paano sila yamang wala nang kakainin. Ngunit ang amang kapiling di nagpabaya kailanpaman, di nagpabaya sa kanila, binusog, pinakain, lumabis pa, palatanda at patuto, anong kaunti na di mapalalabis, mapasisibol, mapararami. Ngunit gaano man karami sa pag-aakala ng tao, anong malay mo kung ito'y mawawala sa'yo? Pagharian kayo, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kaya't mahirap maabot at maunawaan ng mga hindi pa matwid na nakabukas ang diwa. Kaya't hindi tatanggapin ang mabuting katwiran at mabuting pangangatwiran ng Ama para sa lahat upang matanto, malimi, siyang matwid, siyang tumpak, anumang hirap at sakit niyong ginanap at naranasan alang-alang sa inyong kapwa, alang-alang sa pagtupad at pagsunod sa Ama, siyang magbibigay ng tunay na ligaya at ginhawa. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, paniniwalaan mong tao, ngunit higit mong pagtiwalaan ang Diyos mo na di mo nakikita, ngunit matwid kahit kanino pa. Pagpalain kayo at pakatandaan nyo, may totoong tao ang may takot sa Ama. Di kayo kayang linlangin, di kayo kayang lokohin, di kayo kayang ipahamak kailanman. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakita niyo po sa pagbasa mula kay San Pablo sa mga taga-Roma, hindi ang anuman ang dapat makapaghiwalay sa mga tao, kundi ang kamatayan lang, yaong mga totoo na nakikisa sa Ama. Kaya naman, hindi maaring umalis dahil lamang sa gutom nila ang mga sumusunod sa Kristo. Di nila alintana ang gutom na iyon, ngunit nang dahil sinusundan naman siya ng mga tao at nagtitiwala sa kanya, di niya rin kayang sila'y magutom. Kaya, sinusundan niyo ba'y Ama? Di niya kayo matitiis na mamatay sa gutom. Kinikilala niyo ba siya at pinagtitiwalaan niyo? Di niya kayo titiisin na malugmok, dalahin. Kayo baga ay kanyang minamahal, palatandaan na di kayo pabayaan. Kaya, kailanman, di siya lilimot sa inyong lahat. Kanya, habang kayo'y may buhay,
lagi niyong gunitain. Iyong amang walang maliw, na sa inyo'y nagmamahal. Kailan may di kayo iiwan sa pighatin niyo at lumbay. Kailan may di kayo pababayaan sa dusaman at hilahil. Kailan may di kayo pababayaan kung sa kanya kayo lalapit na tuwiran. Kailan may di kayo madidimla kung ang isipan nyo'y siya lamang. Mga aral niyang matwid ang pagninilayan, di papasok kailanman, magpapadumit, magpapasama sa isipan. Kaya't di kayo malilinlang ng spiritong mandarambong upang kuhanin ang mahina at ang marupok na nilalang. Di kayo iwanan ng amang mapagkalinga, mapagmahal kailan pa man habang kayo'y nabubuhay. Ganang kunting na pangalan, di maaawit ang tinuran, lalo't higit kung walang kalaman at di pa niya napag-aralan tonong ibibigay. Kaya't wika kong mainam, tao sa aking harapan, magbulay at magnilay, anong aking ibig ituran? Lahat kayo'y mahal ng Ama, lahat kayo'y nakikita, lahat kayo'y may nakatakdang paglaya sa bawat isa. Yamang kayo'y naririto, magnilay at magbulay, magtanto kayong lubos kapag mabuti nilayon nyo. Kapag ang atikain ay mabuting totoo, patubay ng Ama ay di sa inyo mawawalay. Kundi sa lahat ng sandali, kundi sa lahat ng araw, gabi man ito'y patubay niya idaratan. San man dako magtungo, san man kayo maghari, ang sarili Ama ang pangunahin. Katotohanan lang, aking mga tinuran, sumainyong kapayapaan, kagalakay inyong kamtan. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nekkaramenehana. Ana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Nainip po ba kayo? Pagpaumanhin niyo po, kung ako po ay naglakwatsa o kaya nagpasarap, maaari pong sa harapang ito ay manginig ako dahil inuna ko ang gusto ko. Ngunit dahil mayroong misyon na dapat harapin at upang mapakita ng Ama ang katagumpayan na mula sa Kanya, dapat mong suungin kahit palagay mo'y mahirap, ngunit siyang nagpapagaan, nagpapaluwag. Huwag bang Diyos? Kaya't kapag tinapos niya ang lahat ng iyong mga pinasok na gusot na di naman dapat magusot at di naman dapat magulo, nang siya ay nagpatutuo at nagpakilala sa iyo na walang gusot na di maayos, walang gulo na di mapapayapa. Kapag siyang kasama, kapag siyang kinilala, lahat ay masaya at liligaya. Mapapatotohanan mo at mapapasambit mo sa kapwa mo at isasambit mo kahit kanino. Boy, boy, hindi boy, kundi buhay ang Diyos. Ay, kakaunti alay. Habang ako po ay naroon sa kung saan eh, yakailan ako mawag sa akin. Hindi ko masagot.
Pero may isa akong sinagot ng yung huling tumawag. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Napakaiwaga ng Diyos. Talaga pong napakabuti. Doon mo makikita ang pagkilos niya na sa pamamagitan ng kadakilan at kapangyarihan niya. May nawala ka ba? May nalaglag ka ba? Kapag kumilos ang Ama, ay babalik sa iyo. Opo, may nadurog ka bang mga kabuhayan? Hindi ka nagwalang hiyat, wala ka namang winalang hiyat, di ka wang lokot, hindi ka wang naloloko, kundi ka wang nilokot, babalik din balang araw. Hintayin mo lamang, basta't magtiwala. Mang. At sa pagtitiwala mo, huwag kang tatamad, kundi ika'y magsipag sa Ama ay maglagak ng araw at gabi mong paniniwala. Buhay bang Diyos? At huwag lamang sipag, kundi magsikap, magsinop at magpakumbaba. Kapag natanggap mo ang kanyang mga aral at sinabuhay mo, mapapatotohanan mo, buhay pala ang pinagmulan ng salita na kinilala mo, sinabuhay mo, makapangyarihan nga pala siya. Kaya, habang may buhay, lagi niyong tandaan, Ama'y kapiling kasama mo kahit saan, sa puso mo'y siya ang patuloy na damhin mo sa tuwing na kailanman di kanya lolobi manindihim. Habang may buhay, laging nakaantabay, kasama mo siya, di mo man nakikita, pinadaramang lubos ang tapang sa katotohanan. Kaya't iyong ipaglaban ang katotohanan niya. Siya ang buhay, siya ang lakas mo't kalasa, malabay na bakbak niya, laganap sa lahat. Bisig niyang mahaba, maaabot niyang lahat sa lupa. Kaya't lahat ng sa kanya'y lubos ang tiwala. Tuwing na nadarama kung paano ang dulot niyang mabuti, nakikita mga gawang mahiwaga sa diwa'y tinatanim, kinikintal, mabubuti niyang aral. Kaya't araw man at gabi, kay saya siyang kapiling. Habang may buhay, lagi niyong tandaan, di kanya iiwan, di kayo lalayuan. Sa bawat kinaranas mo, siya'y nagbibigay tatag sa'yo, lakas mo ng katawan, tibay ng iyong kalooban, tapang ng iyong kaisipan. Sisilid niya ng lubusan, ang may pandinig ay nakarinig. Karameneyahana, nekarameneya hana, nekarameneya ana. Lahat man ang nakatitig sa'yo, kung nasiraan ka ng kapwa mo't tanaw nila'y isa kang lukulukot, sinungaling na tao. Kung taglay mo naman ang katotohanan at ang Ama ang nakababatid sa ginagawa mo, hindi ka pa rin mahihiyat, tititig ka sa kanilang lahat. Sapagkat alam mo, mayahatol sa bandang huli. Sumayin niyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y katalakan o tao, naking mga minamahal,
ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Boy bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Sumisibol, tubig na malinaw, na di ninyo na mamalayan, kapag ninasa niyang kayo'y daluyan, ng tubig niyang tunay na kailinaw, mapapaagos niya kahit saan, upang maidatal sa inyong tubigan. Kapag tinasan niyang humihit ang hangin, kahit siyang dako, nais niyang palakasin. Walang makakapigil, kahit na sino man, kaya't kanyang lahat ang kapangyarihan. Kaya't kayong lahat magtiwalang ganap, sa Ama ay tumanggap. Wala kayong kasasayangang araw, lahat ng araw niyo'y may pakinabang. Sa gagawin niyong tunay na kainang, sa nakita niyang gawa niyong mainam, siya ang asahang gantimpala'y bibigay. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. Kapag ang inanap mo'y kalutasan para sa kapwa mo, ngunit naninira ka naman ng iba na kapwa mo, di matwid ito, sama. Kapag hinahanap mo ang kalutasan para sa sarili mo, ngunit sinisira mo naman ang kapwa-tao, lalong hindi ito matwid sa pananaw ng Ama. Ngunit kapag hinahanap mo ng kalutasan ang kapwa mo, dahil sa pag-ibig at pagmamahal mo sa Ama't alang-alang sa Kanya, bibigay niya rin ang kapwa mo tao para damayan ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka lalapit pa sa'yo para sidlanbangan mo. Bah! Maimposible ba sa Diyos mo? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka bawat araw, ako sa inyo nakakarampo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga
binalik ka na. Bawat araw, ako Senyor, may nakalaan. Yung mga nakakuha ng tatlo, ibigay yung isa, ibigay pa yung isa, para yung walang nakuha, lahat sila'y meron na. Buhay ba ang Diyos? Yung nakakuha ng kaputol, imposible namang mangyari yan. Kaya may nakakuha ng isa, iputol sa isa. Kaya nagmumultiply, di kinukulang, lumalabis pa. Yan ang gusto ng Ama. May kaunti ka, pamahagi mo, daragdagan niya, lalabis pa. Mayroon ka, pinamigay mo, uubusan ka ba niya? Mayroon ka, namahagi ka, aalisin ka ba niya? Ikaw ang namimigay, ikaw ba ang wala? Di niya gagawin yan. Sapagkat habang namimigay ka, pamamahagi niya rin sa iyo ang ipamimigay mo. Tulad ng Kristo, wala. Ngunit dahil mamamahagi, siniksik ng Ama, lumabis pa. Tao, magnilay kayo sa lahat ng mga nakatala. Huwag lamang literal niyong binabasa at pinapahayagan niyong walang sa katotohanan. Katang-isip lamang pala. Kapag ang himala, hiwagat kapangyarihan ng Ama, ang kadakilaan niya, ang nakita niyo, magtitiwala kayong laging may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kasawian. Tuwing ay lagi niyong asahan ang tagumpay, ang Ama ang magdudulot ng kahiwagaan. Himala niya'y bibigay sa taong dapat ang tiwala at buhay ang pananalig niya sa kanya. Kaya bukas may nakalaan sa bawat apasya. Ang himala ang iwaga ng iyong buhay sa kanya. Magtiwala, salita niya ay buhay. Ginawa, wala karini. Netkaramenea hana. Mapupuri mong walang hanggan na umaapaw ang galak sa iyong damdamit kalooban kapag nakita mong katotohanan niya at napatotohanan mo, siya pala'y buhay at sa'yo lamang pagtitiwala, mayroon siyang magagawa. Pagpalain kayo, kaya mabuhay ang pag-asa ninyo. Huwag patayin ang ligaya sa takot, pagdududa, pag-alinlangan, kundi buhayin ang paniniwala na tapat sa Kanya. Pagpalain kayo, may gawain pa. Kasalanan mo yan na po kung ching. Nagpakahuli-huli ka. Ngayon naman may gawain pa. Pinaramdam na po yung tiyan ko. Kaya lang nga namang panghapdiin nyo ito. Ngayon lang po ako hihingi sa inyo ng pabor. Ngayon lang ako ginutom eh. Kaya, kasi nagdudumali rin ako nina eh. Sabi ko, di na muna ako kakain eh. Ibinigay ko sarili ko, binusog ako kanina. Ngayon tapos na sarili ko para sa inyo at para sa kanya. Tiyan ko naman harapin ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Malayo pa pagkakainan ko. Kaya, ay, walang yaka po kunching, kaya lang pala nagmamadali ka, makikikain ka.
pagbigyan niyo na po ako, madalang lang naman ako makikain. At kapag may hindi naman ibig ng damdamin ko. At kapag may pinuntahan ako, hindi ibig sabihin pinili ko, tinangi ko. Lahat po, tandaan ninyo, ang mga lingkod at totoong nagbibigay katwiran ng kalooban ng Ama, hindi po nagtatangi, hindi namimili. Kaya lang ang tao nag-iisip niyan, ang Diyos, hindi naman. Buhay pa ang Diyos! Dahil kailangan maging parehas ka. May tutunguhan, mayroong hindi. Eh kung may pagkakataon lahat, kaya lamang po, madalas ang walang pagkakataon. Eh pero ngayon, eh tulad po eh ka ngayon, kaya lang aalis ka, hindi ka magbe-bendisyon eh, pakikikay ka. Minsan lang naman po ako nagsabi, nagugutom na po ako, di ba? Nagtatapat naman ako sa inyo eh. Kung sana nagsinungaling ako, malis na kayo, makikikain ako. Sabi ko, gutom na po eh. Ano? Masama po bang magtapat? Hindi nyo alam, ito po ay mensahe rin. Pakatandaan nyo, huwag nyong nilolokoy kapwa nyo, pinaiikot-ikot nyo istorya. Magpakatapat kayo't magtapat kayo sa kapwa nyo. Sapagkat kapag inibig ng Diyos, matutuklasan din ang nililihim nyo. Matutuklasan din ang tinatago nyo para lamang kayo'y magpapaniwala sa kapwa. Ayaw ng Diyos ang niloloko siya. Ang Diyos, ang lolokoy mo kapwa mo. Magtapat ka na magkaintindihan kayo. Bakit ililihim pa? Ginagawa mo pang turumpo ang kapwa mo. Buhay bang Diyos! Maari mo namang ipagtapat at magkakaintindihan kayo kung ang Diyos nag-ari sa inyo. Kailangan magsinungaling pa. At pagkatapos palalabasin, tama ka, mabuti ka, masama ang ginawa mo. Buhay bang Diyos! Mga minamahal, mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Totoo siya. Kapag nasumpungan nyo na siya, iwasan nyo na kasinungalingan. Masama ang magsinungaling. Ngunit may kasinungalingan na white lies ang tinatawag na kung magliligtas ka ng away, ng sigalutan, ng kawasakan, ng pagkakawatak-watak, hindi baling magsinungaling ka, may tinutubos kang huwag mawasak. Ngunit, hindi naman totoo, ginagawa mo, nagsisinungaling ka, mara, mapabor ka, at makita, mabait ka, mabuti ka, ikaw ang api, ikaw ang kawawa, sinungaling ka. Daratal ang paniningil sa'yo, dahil ayaw ng Ama yan. Dahil ayaw ng Ama, may pinapahamak ang kapwa-tao. Ang gusto ng Ama, iligtas mo kapwa mo. Iligtas mo, huwag mong ipahamak. Sapagkat, habang ginagawa mong maganda at mabuti, nasa matuwid ka at nasa katotohanan ka. Ngunit, kung nagkukunwari ka nasa katotohanan, hindi ito ginagawa mo, nililin lang mo ang Diyos, di mo maloloko magpakailanman. Pagharian kayo, di po ako galit! Kala ko ba ikaw ang gutom ka na? Pag po dumadali, nawawala gutom ko eh. Eh, naulit na naman. Kaya, mahal niyo po ba ako? Talaga? Gusto niyo pong sumama? Baka kaya lang eh, hindi baka tayo mapakain lahat noon eh. Magalit sa akin. Ano po? Eh dahil po may bukas pa naman, kaya lang araw ng Linggo, eh umasa po kayo, magsimba kayo bukas. Sa Lunes, sigurado, balik po tayo rito. May Lunes pa. Pagpalain kayo. Oh, di po ba mahal kayo ng Ama? May na po ba kayo? Naku, hahaba na naman. Gusto ko mahahaba rin. Tayo na po. Pagpalain kayo. Magaling na po kayo. May sakit po ba kayo? Ay, wala na kayo sakit. May Kristo tayo. Bye-bye.